Morning, good afternoon, good evening. This is Alan Rivers from the hashtag Walk With Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now. This is really the perfect time to join us. We are now 7,574 subscribers. Thank you so much. God bless you all. And okay, so pag-usapan po natin today, yung ano, no? Pahayag po ni dating spokesperson, Harry Roque. Yan. Ang sabi po ni Harry Roque ay budol-budol king daw ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sabi niya, inag-demand siya na talaga namang gusto niyang mag-resign ang diktador. No? Diktador na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang ating Pangulo ng Pilipinas. Pero ang tanong naman natin, sino ba naman si dating spokesperson, Harry Roque? Sige, i-analyze natin bakit niya ito tinawag na diktador, si Pangulong Marcos. Sabi niya, meron daw itong dictatorial tendencies dahil nga, sabi niya ito, dahil yung na-postpone or na-cancel na rally dapat na maisog na pinapangunahan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, so tinawag niya itong parang may dictatorship tendencies, no? So dapat daw mag-resign ito si Ferdinand Marcos Jr. or else kick out from the office by the Filipino people. Sa tingin ko, parang may plano ito si Harry Roque at ang partidos ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. No? So talagang galit na galit ang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? So, si Harry Roque o si Attorney Harry Roque. And is demanding the resignation of President Marcos Jr., no? So over alleged return of dictatorship in the country. Pero natatandaan po natin na si dating spokesperson Harry Roque ay tumakbo bilang senador noong nakaraang eleksyon kasama si Vice President Cyril Duterte at President Bongbong Marcos. So puring-puri pa nga niya eh. No, puring-puri pa siya puring-puri pa niya si Pangulong Bongbong Marcos na kandidato noon. Pero ngayon, sabi niya, nabudol din daw po siya ni Pangulong Marcos kaya tinatawag niya ito Budol King. Okay, so talagang sabi niya talagang binitray daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga tao at talagang dahil dun sa peaceful assembly na ano yung plinan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte diyan sa Bulacan. No? So pwede pa siguro magawa niya sa Visayas, magawa nila sa Mindanao, pero sa Luzon, I doubt it kung magagawa niya, especially Bulacan. No? Nanalo po si Pangulong Bongbong Marcos diyan sa Bulacan. Actually, halos lahat man sa parte ng Pilipinas ay talaga naman pong nanalo si Pangulong Bongbong Marcos. Right? Yun po, no? Sabi niya, sabi po ni, ano, ni spokesperson, dating spokesperson Harry Roque, eh halos mamatay na daw ang demokrasya, no, na nung prinivet ni Pangulong Bongbong Marcos, ang Duterte-led rally sa Bustos, Bulacan o Busbul nung nakaraang April 28, 2024. Ngayon, may ebidensya po kaya ang mga partidos ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na talagang dahilan ng pagkansela ay si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya doon sa Facebook ni Harry Roque ng video niya, no? Talagang martial law na po ngayon. Bagamat wala pong deklarasyon ng martial law. So anong sinasabi ni spokesperson, dating spokesperson na ang sitwasyon ngayon ay unofficial martial law pa. Okay, so talagang ini-urge po ni Roque na ang mga Pilipinos, no, ikaw at ako na talagang tumayo, itayo natin ang ating karapatan at i-defend natin ang constitution and seek the resignation of Marcos. Ang problema nga ay busy-busy po tayo sa paghahanap ng mga kamperahan, ha, sa pagtatrabaho natin upang ano po, no? Upang suportahan ang ating mga pamilya
ang ating mga mahal sa buhay. Yun po ang katotohanan doon. So, kaya nga po, talagang sinasabi po natin na let's support one another. Please do support also our channel, hashtag Walk Black. Okay, so sabi ni Harry Roque, ipaglaban natin ang ating mga karapatan, paglaban natin ang saligang batas, ipaglaban natin ang mahal bansang Pilipinas, no to the dictatorship. Pero syempre, ipaglaban din natin, oportunidad natin, ang pagtatrabaho natin. Panahon na para tayo ay magsama-sama at maghusga sa na kinakailangan masisante ang presidente na nagpudol sa taong bayan. Ang sigaw ng taong bayan, Marcos resign, bago ka namin sisantahin bilang presidente ng Pilipinas. Hindi ko po alam kung kaya po nilang gawin ito. Kung makakaano po sila, no? Makakakuha po sila ng milyon-milyon boto sa midterm election. Baka pwede pa. No, matalo nila ang partidos ng Senado. No? Pwede pa siguro. So sabi po ni Roque sa same video ay talagang many supporters like him have realized they were duped by Marcos branding him as a budol-budol king. Oh, so si Sara Duterte ba ay budol-budol queen? Okay? Ito si Harry Roque ay tumakbo naman, no? Under unity ticket led by Marcos and Vice President Sara Duterte but did not make it to the winning circle. Tumayo yan si Tablado at talagang kinampanya naman ang Marcos Duterte partnership. Oh. Tapos ano pa, no? Talagang sabi ni nag-broke down ng promise, no? While trying to drag the country into war amid the South China Sea dispute and strike a deal to recover their family's ill-gotten wealth. Akala ko ba tapos na yan? Bakit hanggang ngayon? Ay, nandiyan pa rin yan. Okay, so sabi pa, no, may dictatorial tendencies daw. Eh, syempre naman. Okay, asawa niya ay abogada. No? Siya ay dating anak ng dating Pangulong Marcos. Dating anak-anak po yan. Ni dating Pangulong Marcos. At ito ay may pagkasundalo din. I believe reservist po yan. Kaya nga naman, talagang alam na alam niya ang mga tendencies daw. So, akala daw na kung akala natin na 31 million tayo, kasama na ako at si Daisara na umakyat sa kanyang tablado, nagagamitin niya ito. Itong pangalawang pagkakataon na linisin na ng tubig ang pangalan ng pamilya, pero talaga palang baka nasa dugo niya na maging diktador. Ibig po bang sabihin yan na si Aimee Marcos ay may lahi ring diktador dahil magkapatid naman po yan, parehas na Marcos po yan. Kung diktador ang Marcos Senior, diktador din ang Marcos Junior. Dahil tagot po sila sa katotohanan na pinudol nila ang taong bayan. Kung nasasabi po yan ni Harry Roque na talagang napudol siya at talagang sinasabi ng nasa dugudang pagka-diktador, ang ibig po bang sabihin yan na diktador din si Aimee Marcos. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. No? Kung mag-comment lang po kayo dyan, pang ano naman po natin. Upang tuloy-tuloy lang po natin, and then we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you.